mga RTI viewers! Nakaraan na naman ng dalawang linggo. Kayo ba ay nag-practice ng mga pinag-aralan natin last week? So ngayon, magbibigay ako sa inyo ulit ng tatlong chewing na naman. Sana pag-aralan ho natin at practice natin every time. Kung kayo ay walang ginagawa sa bahay or sa trabaho ninyo, practicein ho natin yung mga tinuturo ni Teacher J. Okay? Sa unang-unang letter ay F. 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 Ang pwede natin example is 番茄, tomato. 番茄, tomato. 番茄, tomato. Ang susunod ay T. 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 Ang pwede natin example ay 袋鼠, kangaroo. 袋鼠, kangaroo. 袋鼠, kangaroo. And the last is T. Meron siyang hangin. T. T. Ang pwede natin example ay 兔子, rabbit. 兔子, rabbit. 兔子, rabbit. Okay, ulitin ko, pinag-aralan natin ngayon. Una-una ay F. 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 At saka T. 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 At sa huli T. 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 Si Teacher J, sa huli, gusto ko magbigay sa inyo ng idiom. Yung idiom na yan, usually dito sa Taiwan or sa mga Chinese na culture, laging sinasabi ang mga tungkol sa idiom. Kasi ang idiom, within maliit na sentence, pwede mo na i-example ng malaking mahabang meaning. At talagang, pag yun ginagamit mo, parang dating mo doon ay napaka-educational mong tao, educated kang tao, ganun. So, si Teacher J magbibigay din sa inyo every lessons ng Mandarin natin, merong idiom sa huli. At ang idiom natin ngayon, ang tuturo ko sa inyo ay Tu Guan Xian Shi. Ibig sabihin yan ay pakilamera. Okay, meron kasi mga ibang tao, pag sinabi natin na gawin nyo lang yung sarili nyo trabaho, okay na yun. Huwag mo na pakialaman yung ibang tao. So, pwede mo lang sabihin sa mga, sa Chinese, kung halimbawa meron kayong mga friends na Chinese, sasabihin mo sa kanila, "Xie ni, qing ni bu yao tuo guan xian shi." Okay? Ang sabi dyan sa idiom ay, tuo guan xian shi. Okay? Ibig sabihin nun, pakilamera or pakilamero. So, huwag tayo gagawa ng mga ganyang ugali na basta gawin lang natin yung ating sariling trabaho at inaayos na, maayos naman natin ginagawa ng trabaho. So, huwag na natin pakialaman yung mga ibang tao. Pwede mo yan sabihin sa Chinese na 谢谢你, 请你不要多管闲事. Okay? So, ito yung idiom sa huli nating pag-aralan ngayon. Sa susunod, meron pa akong mga ibang tuturo sa inyong idiom. So, i-collect lang natin yung mga ganyan conversations para marami tayong malaman at pwede tayong madaling magkaroon ng mga conversations sa mga Chinese people. Okay, sa susunod ulit, goodbye! Huwag niyo kalimutan, i-press like ang ating RTI Filipino and share para lagi napapanood ang mga latest video.